Maligayang piyesta po ng Santo Niño, Itsenyor, mga kapatid. Napaka-special po ng araw na ito sapagkat at the heart of our celebration of the 500 years of Christianity is the Feast of Santo Niño. Kasi po ang ating pong pananampalatayang Kristiyano ay gasing tanda po ng ating debosyon ng Santo Niño. Kaya po ang Santo Niño po ay talagang naging bahagi na ng buhay ng mga Pilipino. At dumating po ang Santo Niño noong 1521, kaya nga exactly 500 years. Sa pagdating po ni Ferdinand Magellan, binigyan po niya ng regalo si Queen Juana at si Raja Humabon. At ang regalo po nila ay ang Santo Niño na atin pong nakikita sa pagkakataong ito. Kasama po yung mga katutubo na nakonverte bilang mga Kristiyano ay sila po ay nagpabinyag. Kaya naman po ang pangalan po ni Raja Humabon ay naging Carlos sapagkat pinangalan siya doon sa lolo ni King Philip na hari ng Espanya, doon nang galing ang Pilipinas. At gayon din si Queen Juana ay galing po ang pangalan niya doon sa lola ni King Philip. Kaya naman po noong 1565 dumating si Miguel Lopez de Legazpi. At nakita niya in 1565 na ang Santo Niño ay naroon sa isang bahay kubo. Kaya ang kanyang ginawa ay in-instrain po niya sa Basilica ng Cebu. At kung kaya naman noong 1965, it was in the Basilica Minore that the Santo Niño was enshrined. At ito po ang naging, sabi nating, number one debosyon ng mga Pilipino, hindi lang po ng mga Cebuano. Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Saan po ba nagsimula ang ating pananampalatayang ito? Ano po ba ang sinasabi ng sociologist at theologian? At ano po ang mensahe sa atin ng Santo Niño? Una po, ito po ay galing sa Praga, Czechoslovakia. The Spanish princess gifted the Carmelites with the image of a child dressed in royal robe. At yun na nga po ang Santo Niño. At napakarami po na mga pabor na kanilang tinanggap sa pamagitan po ng debosyon sa batang si Jesus. At ito po ay naging tanyag sa buong Europa. Ngayon po naman, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, that Son of God became incarnate, became one of us, and took the form of a lowly, humble child. At it denotes humility, it denotes helplessness, it denotes powerlessness. And it gives the idea that Jesus became truly human. At hindi lang po na natiling bata si Jesus, kundi siya po ay naging, he became man, embraced the will of God, and died for us on the cross. At ano naman po ang sinasabi ng mga sociologists at theologians? Bakit po tayo malapit kay Santo Niño? Number one is because of our religiosity. Taal po sa atin at likas po sa atin na tayo'y malalim ang pananampalataya. Pangalawa ay ang ating the natural love for children. Mapagmahal po tayo. Close family ties, mapagmahal tayo sa ating mga bata at laliligid sa ating mga mahal sa buhay. Pero yung pangatlo, sabi ng sociologist, kaya daw malapit sa atin si Santo Niño, because of the immaturity of faith. Sabagat na tayo daw po ay lalapit doon sa mga bata. At si Jesus ay parang bata na Santo Niño at madaling mauto. At sabi, utoy, sige na naman, bigyan mo na ako ng boyfriend. Utoy, sige na naman, bigyan mo ako ng aking mga biyayang nais matanggap. Mga kapatid, si Jesus ay hindi na natiling bata. He embraced the will of the Father. From the crib, embraced the cross and died on the cross. Ganyan din po sana tayo, ang pananampalataya natin hindi dapat maging bunsay, kundi maging matibay, matatag at makita sa ating mga gawa. Ang pananampalataya natin sa isip ay dalhin natin sa ating puso at maging paniniwala, at ang ating paniniwala dalhin natin sa ating kamay at maging pagsunod. This will be the believing faith, the trusting faith, and the active faith. Kung mahal natin si Santo Niño, mahalin din natin mga batang ipinagkatiwala sa ating lahat. Amen.